Pasko sa Pinas. So guys, ginawa ko nga pala itong video na to para sa mga gusto rin na curious din kung anong meron sa ramen nagi na nauunahan ng takot dahil napakamahal talaga dahil umabot ako ng $600 para sa isang noodles. Kung bibili ako sa Chowking, 1 ton, ang dami ko na nabili. Pero yun nga guys, unang-unang tip sa inyo, tip number 1, ang maupuan doon, isahan lang, huwag nyong pakialaman yung katabi nyo. Kunyari pumunta kayo doon ng barkada, hindi nyo pwede i-occupy yung walang nakaupo. Basta ang rules doon, isa-isa, per chair, per ano, isa-isa lang guys. Huwag kayo maglalagay ng bag dun sa ano dahil may lagayan nga pala ng bag sa ilalim. So, ang payo ko sa inyo is huwag kayo maglalagay ng gamit sa tabi dahil isa ako sa mga naglagay ng gamit sa table, sa ano, hindi pala ganun yun. Sa baba pala nilalagay. So, ang usapan dun is isang chair sa'yo. Tapos, guys, sa orderin, sa yung butaw lang naman naririnig ko. Pero pwede naman magtanong guys. So yun guys, ang huli is minsan try rin mo natin yung mahal para huwag tayong naku-curious rin. Siyempre, iba pa rin talaga kasi. Sulit rin naman yung ramen nagi. Masasabi ko sulit talaga. Masarap pero pwede ka rin naman kumain ng ibang noodles. Hindi ko masabi. Pero mahal talaga. Grabe, 500. Parang hindi rin worth it eh. Kasi ang patatim mo is nasa 300 yata or 500. Whole family na. So, mahal siya. Pero kung kain na payabang, mag-samgyup ka lang. Oo, mas okay pa yun. Yung noodles na yun, masarap. Paminsan-minsan, pero kung weekly, hindi kaya. Masakit sa bulsa. Yung monthly, pwede pa. Magbibigay ka ng 500 doon. Hindi rin mahal talaga, guys. So, hanggang doon na lang tong video to. Maikli lang tong videong to dahil nga hindi ko rin maalala kung kailan ako kumain dun. July pa yata eh. July o August. So yun nga, itong videong tong napapanood nyo ngayon, hindi ko alam kung kailan pa to. July pa yata. Thank you.